dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Isang magandang araw po sa inyo, Papa Dudut, at ganoon din sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Sana ay mabasa po ninyo ang kwento ng buhay ko. Ang tao ay malayang magmahal. Basta kahit sa lalaki o sa babae pa, tumibok yung puso mo. Kung mahal mo talaga ay ipaglalaban mo. Maghihintay ka kung kinakailangan. Pero paano, Papa Dudut, kung ang puso mong umiibig sa parehong kasarian? Ito po ang kwento ng buhay ko. Dear Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang Kaiser. Uumpisahan ko po ang kwento ng buhay ko nung ako ay nasa grade 4 pa lamang. Pangalawa ako sa tatlong magkakapatid. Maaga kaming nawala ng ama. Kaya't ang mama ko na lamang ang tanging nag-aalaga sa amin. At ang kwento ng mama ko ay 2000 nang mamatay ang papa ko. 6 na taong gulang pa lamang ako noon at musmus pa lamang. Pero tandang-tanda ko po noong namatay ang papa ko. Namatay daw siya dahil sa kulam, yun ang kwento ng mama ko. 28 years old pa lamang ang mama ko noon nang siya ay mabiyuda. Kaya't kailangan niyang mamasukan bilang kasambahay. Lumipat na rin sa aming bahay ang lola ko para may mag-alaga sa aming magkakapatid habang si mama naman ay nagtatrabaho. Kasama ng lolo ko ang 5 niyang anak. Hindi naging madali ang pamumuhay namin noon dahil bukod sa madami ng bubuhayan ng mama ko ay kakarampot pa nakita ang naiuwi niya sa pamamasukan bilang kasambahay. Naranasan pa naming mangalkal ng basura yung kasi ang utos ng lola ko. Nagagalit siya, Papa Dudut, kapag hindi kami sumusunod sa utos niya. Kaya kahit labag sa loob ko at nahihiya ako ay ginagawa ko na lamang. Kasama ko sa pangangalakal ang anak niyang si Ricky na tito ko, kasing edad ko lamang siya, Papa Dudut. Nuknukan siya ng yabang at madalas kaming mag-away ng tito Ricky ko. Kapag wala ang mama ko ay inaapi niya ako. Kapag dumarating naman sa gabi ang mama ko ay siya naman ang inaapi ko. Grade 4 na ako noon at alam ko na ang hirap ng buhay. Sinisikap kong pumasok sa pang-araw-araw dahil may mga pangarap ako. Pangarap ko maging isang magaling na kusinero. Masipag din akong pumasok dahil lagi kong nakikita ang crush kong si Sarah. Hindi naman po sa pagmamayabang, Papa Dudut. Matalino si Sarah katulad ko. Nakakasabay naman ako sa lahat ng subjects maliban lang sa math. Kaya kapag oras na ng math, ay kay Sarah ako dumidikit. Nang minsan na magkatabi kami ni Sarah ay hinawakan ko ang kanyang kamay. Wow, Sarah, napakalambot naman ang kamay mo, ang sabi ko sa kanya. Tingnan mo yung akin, no? Puro kalyo. Hinawakan naman niya ang kamay ko. Oo nga, bakit ganyan ang palad mo? Tanong niya sa akin. Masipag kasi ako kaya maraming kalyo yung mga palad ko eh. Ganon? So tamad pala ako kasi walang kalyo ang kamay ko, ganon ba yon? Ang sabi niya sa akin. Hindi naman sa ganon, masipag ka din, masipag kang mag-aral, napakagaling mo nga sa mate, ang sabi ko naman sa kanya. Bakit magaling ka din naman, Kaiser, ah? Oo, alam ko na magaling din ako pero pagdating sa mat, mahina talaga ako eh. Gusto mong turuan kita? Oo, gusto ko, Sarah. Turuan mo ko.
Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay parang mas natutupa ako kay Sarah kesa sa teacher namin. Siguro nga ay iba talaga kapag crush mo ang nagtuturo sa'yo. Isang araw, uwian na namin noon, ay sumabay ako kay Sarah pag uwi. Saan ka ba nakatira? Tanong ko sa kanya. Malapit lang sa school natin. Ah, ganun ba? Iyahatid na kita kung ganun din naman. Siya naman ay hindi nagsalita, Papa Dudut. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Habang ako naman ay nasa likod niya at sinusundan lamang siya. Sarah, teka, may sasabihin ako sa'yo. Huminto naman siya at humarap sa akin. Ano ba yun? Tanong niya. Mahal kita? Sambit ko nang bigla naman siyang tumakbo at pumasok sa isang maliit na eskinita. Hinabol ko siya hanggang sa pumasok siya sa gate ng isang maliit na bahay. Ah, dito pala siya nakatira. Kinabukasan ay hindi na ako kinausap ni Sarah. Siguro ay nahihiya siya sa mga sinabi ko kahapon, kaya't hindi niya ako pinapansin. Malayo ang agwat ng mga upuan namin, kaya't hindi ko din siya makausap ng maayos. Nang may iabot sa akin ang classmate ko na maliit na papel. Kaiser, pinabibigay sa akin ni Sarah. Pabulong na sabi sa akin ang classmate ko. Nagtuturo kasi ang teacher namin noon. Uso pang pasahan ng love letter noon. Kaya't mahirap makapuslit. Mahirap na at baka kami ay mahuli. Kaiser, mahal din kita. Ganito ang nakasulat sa papel. Nagaling kay Sarah. Abot-abot ang ngiti ko noon nang mabasa ko ang sulat na yon. Noong uwian na ay hinatid ko muli si Sarah at medyo may hiyaan pang namamagitan sa amin ni Sarah. Pero pilit kong ipinapadama na komportable siya sa akin nang sa ganon ay hindi siya mahiya. Sarah, tayo na ba? Tanong ko sa kanya. Tumango lang siya na ang ibig sabihin ay oo, tayo na, Kaiser. Walang mapaglagyan ang tuwa na nararamdaman ko, Papa Dudut. Mahal ko talaga si Sarah. Araw-araw ko siyang hinahatid at wala yung palya. Medyo nag-iingat lang kami, baka daw kasi malaman ng mama niya na may boyfriend na siya. At pagalitan daw siya. Lumipas ang panahon, Papa Dudut. Kami pa din ni Sarah, hindi nga lang kami magkaklase noong grade 5 kami. Maging noong nasa grade 6 na kami. Nasa section 5 kasi siya, samantalang ako naman ay section 9. Grade 6 na kami noon, Papa Dudut, nang tamaan ng malubhang sakit ng mama ko. Labis-labis ang paghihirap ng mama ko sa sakit niyang TB. Naranasan kong pumasok ng walang baon. Wala kasi si mama, nandun siya sa kinakasama niya. Kami na lang ang nagpupunta kapag dadalawin namin siya. Napagpasyahan ng mama ko, Papa Dudut, na i-transfer ako sa aming probinsya sa Pangasinan. Habang ang kapatid kong babae, nakasalukuyang grade 2 ay pinahinto na muna ni mama. Ang kuya ko kasi ay nasa Pangasinan at doon nag-aaral. Simula noong grade 4 siya. Anak, doon ka na lang sa tita mo, ha? Total eh, nasa kuya mo naman yung pensyon ng papa mo. Paghatian nyo na lamang ng kuya mo, sabi sa akin ng mama ko. Wala naman akong magawa noon. Kahit pa na ayaw ko sana ay kailangan. Mahirap, Papa Dudut, na hiwa-hiwalay kaming magkakapatid. Ang kuya ko ay nasa side ng mama ko habang ako naman ay nasa side ng papa at ang bunso namin ay nasa lola ko sa Maynila. Hindi na ako nakapagpaalam pa kay Sarah na magtatransfer ako sa probinsya. Ayaw ko kasi siyang masaktan ng dahil sa akin. Hahayaan ko na lamang na bigla na lamang akong mawala sa buhay niya. Mga bata pa naman kami at may panahon para dyan. Buwan ng July noong mag-transfer ako sa Pangasinan, nanibago man ako sa bago kong eskwelahan ay kailangan kong pumasok. Unang araw ko pa lamang sa eskwelahan ay pagbubunot na ng damo ang ipinagawa sa amin. Pinagmasdan ko na lamang ang mga classmate ko kung paano ang tamang technique ng pagbubunot ng damo. Sa Maynila naman kasi puro semento at walang inaalaga ang damong bubunutin. Tuwang-tuwa sa akin ang mga classmate ko at palibhasa ay Tagalog ang salita ko kaya gustong-gusto nila akong kausap.
Tinuturuan nila ako magsalita ng Ilocano at tinuturuan ko din silang magtagalog. Pati sa mga subjects ay nanguna ako sa klase. Naging most cooperative ako noong graduation namin. Isang araw, nagaya sa akin ang mga pinsan ko na tumambay sa court, sumama naman ako. Pinakilala nila sa akin si Crisanta na barkada nila. Taga sa amin siya at maganda si Crisanta. Maputi at kay haba ng kanyang buhok. Ako naman ay katamtama ng kulay. Hindi maputi, hindi rin maitim. Sakto lang kumbaga. Insan si Crisanta nga pala, barkada namin. Pakilala sa akin ang pinsang ko. Ako naman ay inabot ko ang kamay ni Crisanta. Hi, Kaiser nga pala. Sabay abot din ang kamay niya sa akin. Inidang ko siya at kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya noon. May tindahan sila malapit sa amin kaya doon ako laging nakatambay para lagi ko siyang nakikita. First year high school na ako noon at grade 6 pa lamang sila. Isang gabi ay bumili ako sa tindahan nila, mga bandang alas 11 na yata yon. Eksakto naman na siyang nagbebenta sa akin. Bumili ako ng soft drinks na maliit. Inabot naman niya ang bayad ko at kinuha ko din yung soft drinks. Isasara na niya na sana yung pintuan ng tindahan nila nang magsalita ako. Crisanta, isasabihin ako. Sinenyasan ko siyang idungaw niya ang ulo niya mula sa tindahan at hinalikan ko siya sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung bakit ko yon ginawa pero alam ko na gusto yon ni Crisanta. Isang gabi noon, Papa Dudut, ay nakatambay kami sa plaza ng aming barangay. Lumapit ako noon kay Crisanta at lakas loob kong sinabing mahal ko siya. Bahagyang nagulat siya noon sa mga sinabi ko. Panay ang kantsaw sa akin ang mga pinsang ko na bagay daw kami kaya't hindi naman nagtagal ay sinagot ako ni Crisanta. Bagamat mga bata pa lamang kami at parang laro lang sa akin ang relasyon namin ni Crisanta, isang araw noon ay magkasama kami ng pinsang kong si Abigail, ay bigla na lamang siyang nagalit sa akin. Kinausap ko siya, Crisanta, galit ka ba sa akin? Hindi siya kumibo noon, Papa Dudut. Pero alam kong galit siya dahil sa nakasimangot niyang mukha. Ano bang kinakagalit mo? Tanong ko sa kanya. Bakit magkasama kayo ni Abigail? Yan ang tanong niya sa akin. Wala naman, tatambay lang sa plaza. Yun bang kinakagalit mo? Oo, kasi nagsiselos ako kay Abigail. Sabi niya noon sa akin at bahagyang natawa ako dahil sa dahilan ng pagkagalit niya. Si Abigail palang dahilan kaya nagagalit ka sa akin. Ano ka ba namang, Crisanta? Pinsang ko si Abigail. Parang hindi mo naman alam na magpinsang kami, ang sabi ko sa kanya. Eh kasi naman ang sweet-sweet ninyo eh. Ganun kami magpipinsan. Close kasi kami kaya super sweet din kung minsan. Hindi nagtagal ang aming relasyon ni Crisanta. Gawa nga ng pati ang mga pinsang ko ay pinagseselosan din niya. Natapos ang unang taon ko sa high school. Nag-transfer na naman ako sa Maynila. Second year section 4 ako noon, Papa Dudut. Dito ko nakilala si Mark na naging kaibigan ko naman. Pogi si Mark, maputi at habulin ng mga babae. Siya lagi ang kabady ko sa lahat ng mga activities sa school namin. Isang araw, nag-assign yung teacher namin sa social ng mga leader na siyang mag-check ng assignment namin sa grupo namin. Si Clarice ang leader namin. Si Clarice siya yung tipong babae na gugustuhin ng sino mang lalaki. Kaso nga lang may pagkasuplada pala ito nang minsan kasing magpa-check ako ng assignment ko ay pinuntahan ko siya sa mismong upuan niya. Clarice, ito pala yung assignment ko, sabi ko sa kanya. Hindi ka ba makapaghintay? Pupunta ako sa mga upuan ninyo, ang pagkakasabi niya sa akin. Natawa naman si Mark noon. Suplada pala si Clarice, no? Tanong niya sa akin. Oo nga pare, crush ko pa naman. Sambit ko naman kay Mark. Naku, wala yan. Kaya kong painlabin sa akin yan, ang sabi ni Mark noon, Papa Dudut. Ang nasa isip ko naman ay magkakaroon na ako ng kaagaw kay Clarice.
Ano nga naman ang laban ko kay Mark, mas pogi siya sa akin. Sige pre, kung gusto mo talaga siya, ay tutulungan kitang ligawan siya. Talaga, Kaiser? Tuwang-tuwang tanong niya sa akin. Oo tol, tutulungan kita. Hindi naman naging mahirap kaibigan si Clarice. Suplada lang pala siya sa una. Pero kapag naka-close mo na ay mabait din pala siya. Magaling siya sa math at parehas din kaming marunong kumanta. Kaya ang naging bonding namin ay ang pagkanta. Minsan na itanong sa akin ni Clarice kung sino daw ba ang crush ko sa room. Nahiya naman akong umamin na siya ang crush ko. Sinabi ko na lamang na wala akong crush sa room namin. Ikaw ba? Sino ba ang crush mo? Sabay balik ko sa kanya ng tanong. Nung una ay hindi pa siya sumagot. Nahihiya ako eh. Sige na, huwag ka nang mahiya. Sabihin mo na, pagpipilit ko sa kanya. Si Mark ang crush ko? Nang mga panahon na yon ay parang nadurog ang puso ko sa mga narinig ko. Hindi ko alam pero ang sakit sa pakiramdam na si Mark ang crush niya. Pero ganun pa man papadudod ay sinabi ko kay Clarice na may gusto rin sa kanya si Mark. Wala naman akong magagawa kung si Mark ang gusto niya. Sinabi ko kay Mark na tutulungan ko siya. Kaya bilang kaibigan ay nilakad ko siya kay Clarice hanggang sa naging sila na nga. Masakit man papadudod ay tinago ko na lamang ang sakit na nararamdaman ko. Ako na ang naging BFF ni Clarice noon sa paghatid at pagsundo ni Mark sa kanya. Kasakasama nila ako kahit pa nasasaktan ako noon papadudod. Na nakikita silang masaya. Naroon pa rin ako sa tabi nila. Advantage ko na lang naman ay sa tuwing mag-aaway sila ni Mark ay ako lagi ang kasama ni Clarice. Napaparamdam ko sa kanya yung pagmamahal ko sa kanya bilang kaibigan lamang. Oo papadudot na friend zone ako. Isang araw papadudot ay magkasama kami ni Mark noon ay napaisip ako kung paano magmahal ang isang Mark. Nakatitig lang ako kay Mark noon at sa isip-isip ko ay napakaswerte ng babaeng mamahalin ni Mark. Dahil bukod sa gwapo na ay malakas pa ang dating. Bigla naman akong bumalik sa ulirat ko noon, nagmapansin ni Mark na nakatitig ako sa kanya. Uy, Kaiser! Bakit mo ko tinititigan? May gusto ka sa akin oh. Bigla naman akong natawa. Ano ka ba, Mark? Bakit ako magkakagusto sa'yo? Bahagya akong napahiya noon. Ewan ko ba, Papa Dudut, kung bakit nga ba ako napatitig sa poging mukha ng kaibigan ko? Siguro ay nai-insecure lang ako na mas pogi siya sa akin. Kapag tatlo kaming magkakasama ni Clarice, ako at si Mark ay may sakit sa puso ko na nararamdaman. Pero nalilito ako sa aking nararamdaman. Bago magbakasyon ay nawala ng cellphone si Mark kaya nawala ng contact si Mark kay Clarice. Nalaman ko na lamang na nag-break na pala si Clarice at si Mark. Noon ay hindi na kami magkaklase noong third year kami. Section 9 ako noon at section 3 si Clarice habang si Mark naman ay section 13. Pero kahit na magkaiba kami ng section ay nagkakabanding pa rin kami ni Clarice. Iba nga lang ang banding namin ni Mark. Naiilang kasi siya kapag kasama namin si Clarice. Kaya madalas kung hindi si Clarice ang kasama ko ay si Mark ang kasakasama ko. Masaya ako papadudod kapag nakakasama ko si Clarice. Pero mas masaya ako kapag kasama ko si Mark. Hindi ko alam kung bakit pero yon ang katotohanan. Dahil siguro parehas kaming lalaki at walang ilangan. Mabilis na lumipas ang panahon papadudot ay busy na kaming lahat. Walang time para magka-bonding sina Clarice at Mark hanggang mag-fourth year kami. Buwan ng September noon nang mag-away kami ng lola ko. 16 na ako kaya alam ko kung alin ang tama at mali. Nasinagot ko siya. Pero mali naman na pinagbintangan niya ako sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Ako kasi ang pinagbibintangan ng lola ko na kumuha ng wallet ng GF ng anak niyang bunso na si Ricky. Sa sobrang inis ko papadudod ay napagtaasan ko si lola ng boses na agad namang dumapo ang kanyang palad sa aking mukha. Eh hindi na ako nagdalawang isip na kunin ang lahat ng gamit ko. At lalayas na ako. September 15 noon papadudod ay pinadalhan ako ng mama ko ng pera.
Nakakalungkot lang na September 16 ay birthday ko na. Ang ginamit kong pamasahe ay ang perang galing kay Mama papunta sa Pangasinan. Gusto ko munang lumayo sa kanila. Iniisip ko din ang pag-aaral ko pero bahala na Papa Dudut. Hindi alam na mga tito-tito ko na naglayas na ako. Ang sabi ko lang ay may kukunin akong gamit ko noon na naiwan ko dito. Halos isang buwan ako noon nang malaman ng Mama ko na dito pala ako sa Pangasinan tumuloy. Kung saan-saan daw nila ako hinanap. Pinabalik ako ni Mama sa Caloocan at mag-aral daw ako. Kaso ay tinatamad na ako noon. Kinuha ko ng Mama ko sa Muntalban kung saan ay doon siya ngayon nakatira. Nakapag-asawa kasi si Mama sa Rizal kaya dito ko ipinagpatuloy ang pag-aaral ko. Madali din naman akong nakahanap ng mga kaibigan, Papa Dudut. Nakilala ko si RB na classmate ko noon. Malakas din ang dating ni RB, may pagka-rockstar ang datingan. Kaso may pagka-malibog. Nang minsan kasing hiraming ko ang cellphone niya ay puro porn videos ang laman nito. Kung minsan pa nga ay sa loob sila ng classroom nanonood ng porn, bagay naman na gustong gusto ng mga kalalakihan sa amin. Hanggang sa nakabuo kami ng grupo ng pagkakaibigan. Ako si Apple, si Sherlyn, si RB at si Tyne. Lima kaming magkakaibigan, si Apple ay maputi at maganda. Siya din ang muse, Papa Dudut. Si Tyne naman ay matalino at si Sheng naman ay kuwela din. Madami din siyang mga katarantaduhan. Noong graduation na ay kanya-kanya na kami. Hindi man pare-parehas ang school na pinasukan namin ay madalas pa rin kaming mag-bonding. Kami lang ni Sherlyn ang magka-schoolmate noong college. Dapat pa nga ay parehas kami ng kurso noon pero mas pinili ko ang mag-AHRM habang siya naman ay BSBA. Unang pasukan pa lamang ay napansin ko kagad si Matt. Matangkad kasi siya. May itsura kaso nga lang ay hindi marunong pumorma. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero attract na attract ako kay Matt noon. Natapos ang first sem ay napagkasunduan namin ni Matt na mag-shift ng kurso. AHRM to BSHRM. Ano bang dahilan bakit ka mag-shift ng kurso? Tanong ko kay Matt. Kasi Kaiser, yung crush kong babae nasa BSHRM eh. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay ayaw ko talagang mag-shift. Pero dahil malakas sa akin si Matt, ay naaya niya ako. First day noon ng second semester namin ay may pinakilala sa akin si Matt, si Bridget. Hay na lang ang tanging naisagot ko sa babaeng ipinakilala sa akin ni Matt dahil nga sa nagmamadali ako. Hindi kasi makakapasok si Matt ng English subject namin dahil bagsak siya noong first semester. Kailangan niya munang maipasa yung English 1 para makapag-take siya ng English 2. Nasa loob na ako ng room noon at may mga pumapasok pang estudyanteng malamang ay mga classmate ko. Ako lang ang nakaupo sa unang hilera ng mga upuan at dalawang babae naman ang nasa likuran ko. Yung isang babae ay medyo singkit ng mata, yung isa naman ay medyo mahabang buhok. Nang dumating ang professor namin, Papa Dudut, sa English ay agad niya kaming pinagawa ng title para sa thesis namin. Habang gumagawa ako ay nag-text si Matt sa akin. "Okay, sir, pumasok ba si Bridget?" tanong niya sa akin. Sumagot naman ako nang hindi siya pumasok. Ang totoo, Papa Dudut, ay hindi ko maalala ang mukha ng Bridget. Kaya yun na lang ang isinagot ko kay Matt. Agad naman nag-reply si Matt. "Bakit sabi niya pumasok daw siya?" "Hindi ko alam eh." Yun na lang ang naisagot ko sa kanya. Pagkatapos kong magawa ang title ng thesis ko ay agad ko namang pinasa kay Ma'am. Ako ang unang nakagawa ng title, Papa Dudut. Pinagmasdan ko ang mga classmate ko. Mukhang nahihirapan pa sila sa paggawa ng title nila sa kanilang thesis. Habang naghahantay na matapos ang oras ay biglang lumapit sa tabi ko yung babaeng singkit na nakaupo sa likuran ko. "Uy classmate, patulong naman ako sa paggawa ng title ng thesis natin." Ang sabi niya sa akin. "Akala ko matalino si Bridget." "Bobo pala." Sambit niya pa ulit. "Saan si Bridget?" tanong ko. Itinuro niya yung babaeng katabi niya sa kanina sa likuran ko. Noong ko lang napagtanto, Papa Dudut, na maganda pala si Bridget. At siya pala si Bridget
Sa totoo lang ay naasar ako dun sa babaeng nagpapatulong na gumawa ng title, kaya't hindi ko na siya pinansin pa. Matapos ang klase namin sa English ay palabas na sana ako ng room nang may kumalabit sa likuran ko. "Hi Kaiser, Bridget nga pala. Hindi na kita nakamayan nung pinakilala ko sa iyo ni Matt dati." "Ganon?" Agad ko namang inabot ang kamay niya at nag-shake hands kami. Ramdam na ramdam ko ang malambot niyang palad. "Ah, pasensya ka na Bridget ha. Nagmamadali kasi ako kanina eh." "Oo nga pala, nag-text sa akin si Matt kung pumasok ka daw sa subject natin. Ang sabi ko hindi eh. Hindi kasi kita namukhaan kaya yun ang sinabi ko sa kanya." "Ah oo, katext ko din si Matt kanina. Sabi ko nasa harapan ka. Kaya pala tinatanong niya kung pumasok ba talaga ako habang nag-uusap kami." "Papa Dudut, palabas na kami ng school noon at gabi na. Tumambay muna kami sa kantin sandali nang may isang babae na tumawag kay Bridget." "Bridget, tara, saglit sa computer shop." Walang ano-ano ay hinila na kaagad siya ng babaeng tumawag sa kanya. Naghintay kami ni Jean na BFF ni Bridget. Medyo naiilang pa ako sa kanya noon kaya't kahit na nahihiya ako ay kinausap ko si Jean. "Matagal na kayong magkaibigan ni Bridget?" tanong ko sa kanya. "Neto lang first semester." Si Jean ay wala ding subject na English dahil bagsak din siya sa subject na yon. Kaya madalas ay si Matt ang kasama niya. Maya-maya pa ay pumasok din kaagad si Bridget na hindi maipinta ang mukha niya. "Oh, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Jean sa kanya. "Paano kasi may lalaking nag-confess sa akin? Umiiyak pa siya. Mahal niya daw ako. Tuloy, kinantsawan ako ng mga estudyanteng nandun." Sagutin ko na raw siya. Classmate din niya yon, Papa Dudut. Si Angelo. "Eh, anong sabi mo?" tanong ulit ni Jean. "Eh, nahihiya naman ako. Ang sabi ko sa kanya, huwag siyang umiyak. Baka isipin ng tao, pinapaiyak ko siya. Yun lang ang sinabi ko, saka ako lumabas ng computer shop. Ang dami kayang tao dun." Hindi maitatanggi, Papa Dudut, na madami nga ang nagkakagusto kay Bridget. Dahil talagang maganda naman siya, may itsura, maputi, mabait, mahiyain at kung minsan ay may pagkaisip bata. Na bagay naman na hinahanap ko sa isang babae. Pero iniisip ko naman na mag-aim nyo na sila ng BFF ko na si Matt. Pagkatapos noon ay umuwi na rin kami. Pagka-uwi ko sa bahay ay isang text message ang natanggap ko mula sa isang unregistered number. "Hi Kaiser, nagtaka naman ako kung sino ang nag-text sa akin at kilala pa niya ako. Hello, sino po ito?" reply ko naman. "Si Bridget ito," reply niya ulit. "Ah, ikaw pala yan. Kanino mo nakuha ang number ko?" "Kay Sheena," reply niya. Si Sheena, Papa Dudut, ay classmate ko noong first semester na ka-cheer dancer naman ni Bridget. "Ah, ganun ba? Bakit sa kanya mo kinuha? Bakit hindi kay Matt?" "Nahihiya kasi ako, baka kung anong isipin niya," reply ulit niya. "Kayo ba ni Matt?" tanong ko sa kanya. "Hala, hindi kami noon. MU lang kami noon. Bakit mo naman natanong?" "Wala naman. Lagi niya kasing gini-GM yung pangalan mo." "Kaiser, may favor ako sa iyo ha, kung okay lang ba?" "O sige. Ano ba yun?" "Magpapatulong sana akong gumawa ng title ng thesis." "Walang problema yun. Yun lang pala eh." Matagal din kaming nagka-text ni Bridget, Papa Dudut. Nag-i-enjoy akong ka-text siya. Tinulungan ko naman siya sa kanyang thesis. Madalas nga sa school ay kami ang magkasama kaya mas sobra ko pa siyang naging ka-close. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero masaya ako kapag kasama ko siya. Saglit lang siyang mawala ay hinahanap na siya ng mga mata ko. Marami kasing umaaligid sa kanya, Papa Dudut. At hindi ko alam kung magsiselos ba ako pero parang ganun na nga. Hindi ko naman iniisip ang sasabihin ni Matt dahil MU lang naman sila. At saka ang turing sa akin ni Bridget ay kaibigan lang. May isang gabi noon, Papa Dudut, na inayan ni Bridget si Matt sa perya na malapit lang dito sa amin. Hindi pumayag si Matt, puro kasi Dota ang inaatupag niya.
kasama ang mga classmate namin na mahilig ding magdota. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko maintindihan kung ano ang meron sa Dota. At hindi ako mahilig sa kahit na anumang online games. Feeling ko kasi ay boring na nakaupo ka lang at maglaro lang noon. Naunang umalis noon si Matt kasama ng mga classmate namin. Kami naman ni Bridget ay naiwan. Bakas naman sa mukha ni Bridget ang pagkadismaya na hindi siya sinamahan ni Matt sa pagpunta ng perya. "Gusto mo ba talaga magpunta sa perya?" tanong ko sa kanya. "Oo eh," sagot niya. "Tara, punta tayo ng perya." Aya ko naman sa kanya. Ngumiti naman siya at nagpunta nga kami sa perya. Pagkarating namin sa perya ay naglibot-libot kami. Malaki ang ngiti sa labi ni Bridget. Ito na yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Amazed na amazed siya sa mga rides at para siyang bata na ngayon lang nakapunta sa perya. Ilahila niya ako noon kung saan man siya magpunta. Ay kasunod lamang niya ako. Maya-maya pa ay pansin namin na naroon din pala si Matt at yung iba naming mga classmate. "Akala ko ba ay ayaw mong magpunta rito?" Napatingin si Matt sa kamay ko na hawak-hawak noon si Bridget. Agad naman akong bumitaw. "Napadaan lang kami," sagot naman ni Matt. "Tara, sakay tayong Ferris wheel." Pag-aaya naman ni Bridget kay Matt. "Bata ka ba at sasakay ka dyan?" sagot ni Matt na nagulat ako. Sagot niyang yon. Halatang pinahiya niya si Bridget sa harapan ng mga classmate namin noon. Agad naman siyang naglakad malayo at sinundan ko siya. "Bridget, okay ka lang?" tanong ko sa kanya. Ngumiti ng pilit si Bridget at "Oo naman, okay lang ako," sagot niya. Naglakad lang kami hanggang sa madaanan namin ang isang video-videokihan. "Gusto mong kumanta? Kanta na lang tayo para mawala yung bad trip mo." Aya ko naman sa kanya. Pumayag naman si Bridget, Papa Dudut, at naupo kami at kinuha ang songbook. "Umili ka na ng kakantahin natin," ang sabi ko sa kanya. "Hindi ako marunong kumanta. Ikaw na lang, kantahan mo ako." Noon, Papa Dudut, ay bumilis ang tibok ng puso ko. Iba kasi ang dating sa akin ng pagkakasabi niya. Naghanap ako ng kanta na kanta ko talaga para sa kanya. Ayaw ko naman na pang heartbroken ang kantahin ko. Gusto ko kasi Papa Dudut ay kantahan siya kapag narinig niya yon ay ako ang maaalala niya. Kinanta ko ang kanta ni Eric Santos na Kung Akin ang Mundo. Lumipas ang mga araw, Papa Dudut, ay mas lalong minahal ko na si Bridget. Natakot akong umamin sa kanya. Baka kasi kapag sinabi ko ay layuan niya ako. At isa pa ay mahal niya pa si Matt. Samantala ay mas lalong lumaki ang mga barkada namin. Si Angelo na nag-confess kay Bridget noon ay nakakasama na rin namin dahil sa PE group project namin at J-Mark nakaklase nila sa PE. Wala akong nakuhang subject na PE, Papa Dudut, dahil sa full na ito at close na. Kung minsan ay kasama din namin si J-Ann. Dahil kasali sila ni Bridges the Cheer Dance, hindi lang ako nakakasama sa mga practice nila sa PE. Silang apat lang. Nang mga panahon na yon, Papa Dudut, ay hindi ko maiwasang magselos dahil nakakasama ni Bridget si Angelo. Lalo pa't pag wala ako. Hindi naman nawawala sa isip ko na wala akong karapatan kay Bridget dahil kaibigan niya lamang ako. Nang minsan nga, Papa Dudut, ay madalas silang apat na lamang ang magkakasama. Si Jean, si Bridget, si Angelo at si J-Mark. At para bang nakakalimutan na rin ako ni Bridget. Naaalala niya lang ako kapag may hihingin siyang pabor sa akin. Ako naman ay sige lang ng sige. Kahit ako ay may konting tampo na sa kanya. Oo, Papa Dudut, mahal ko na nga si Bridget, pero napapadalas na hindi na ako nakakasama. Sa loob ng classroom lang kami nagkikita kapag may pasok na. Nang minsan ay sumama ako sa kaibigan kong si Sheng na schoolmate din namin. May inuman daw sila at sumama ako sa kanya. Umaga noon, Papa Dudut, at sa tanghali pa ang pasok ko. Oo, Papa Dudut, pumasok akong lasing at hindi ko hinarap si Bridget, Papa Dudut. Bagkos ay hindi ko siya kinausap. Lumapit siya sa akin at tinanong kung bakit ako pumasok na nakainom.
Wow, concern ka pala, sagot ko sa kanya. Wala kang pakialam buhay ko to, yan ang naging sagot ko sa kanya. Yung mga classmate ko ay nagre-reklamo na dahil amoy alak daw ako, kaya't lumabas na lamang ako at hindi na ako pumasok sa lahat ng subject ko. May sakit sa dibdib ko noon, Papa Dudut, na kahit papaano ay may concern si Bridget sa akin. At naging bastos pa ako sa kanya. Pero sa tuwing naiisip ko na nakalimutan na niya ako at naaalala lamang niya ako kapag kailangan niya ako, ay nasasaktan ako. Oo, Papa Dudut, wala kaming commitment pero bakit ganon ang feeling ko? Mahal niya rin ako. Ayoko sana mag-assume pero yun ang katotohanan. Umuwi ako ng lasing na lasing sa amin, dumiretso tulog na lamang ako sa sobrang pagod. Kinaumagahan ay may text ako galing kay Bridget. Galit ka ba sa akin? Bakit ka nagkakaganyan? Napakarami niyang tanong, Papa Dudut, pero isa sa mga text niya lang ang pumukaw sa akin. Ganito ang nilalaman ng text niya. Bakit ka pumasok ng nakainom? May problema ka ba? Pasensya na ha, Kaiser, na hindi kita minsan naaasikaso. Busy kasi ako sa papapractice ng cheer dance namin. Malapit na kasi ang competition. Namimiss na kaya kita? Nireplyan ko ang text na yon. Oo Bridget, may problema ako at ikaw yon. Nagreply naman kaagad siya. Bakit ako? Ano bang problema sa akin, Kaiser? Mahal kita, Bridget, at nagsiselos ako sa tuwing si Angelo at si J-Mark ang kasama mo. Feeling ko binabaliwala mo ko. Yan ang laman ng text ko sa kanya. Ang sumunod na reply niya ay ang dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Kaiser, may aaminin ako sa'yo. Alam mo bang nahuhulog na ako sa'yo? Mas na-appreciate kita kaysa kay Matt. Ikaw lagi ang kasama ko sa lahat ng bagay at feeling ko nga eh, boyfriend na kita. Sa totoo lang, yung kay Matt, emu lang yun. No hard feelings. Kaya naman, ako lumayo sa'yo dahil ayoko nang mas lumalim pa yung pagtingin ko sa'yo. Kaibigan mo si Matt at ayoko mag-away kayo dahil sa'kin. Mas okay na yung ganito tayo. Mas magtatagal tayo sa pagiging magkaibigan. Habang binabasa ko ang text niyang yon ay napaluha ako. Pinilit kong pumasok noon, Papa Dudut, kahit pa tinatamad ako. Nakatambay ako noon sa my canteen, iniisip ko si Bridget. Bakit ba ganon? Mahal niya pala ako. Bakit niya kailangang pigilan ang nararamdaman niya sa akin? Hindi ko napansin na paparating pala si Bridget at nagulat na lamang ako nang tumambay siya sa akin. Dito muna ako ha, wala pa yung mga kasama ko sa cheer dance. Napalingon ako sa kanya, Papa Dudut. At nasabi kong bakit hindi ka sumama doon kina Angelo. Sabay tayo ko at lumakad na ako papasok sa aming next subject noon. Papa Dudut, nakaupo ako noon at sinubsob ko ang mukha ko sa desk ng upuan. Doon ako umiyak, naaasar ako sa sarili ko kung bakit kailangan kong gawin yon kay Bridget. Gustong gusto ko siyang kausapin pero feeling ko, kapag ginagawa ko yon ay parang kumukuha ako ng kutsilyo na isinasaksak ko sa dibdib ko. Hindi ko kayang kasama ang taong dahilan kung bakit may sakit sa dibdib ko. Napapansin ng mga classmate ko ang paghikbi ko. Si Matt na kaibigan ko ay tinanong ako kung bakit ako umiiyak. Ang sabi ko ay okay lang ako. May sipon ako at hindi naman ako umiiyak. Nahihiya na ako sa mga classmate ko noon, Papa Dudut, kaya't nagpa siya ako na lumabas na lamang ng kwarto na sakto namang pagpasok ni Bridget. Nagkatinginan kami, Papa Dudut, pero ako ay dumiretso na lamang sa paglalakad. Umanap ako ng lugar kung saan ay mare-refresh ang utak ko. Kinuha ko ang cellphone ko at nagpatugtog na lamang ako ng kantang Sana Tayong Dalawa na Lang by Curse One. Umuwi na lamang ako at hindi na pumasok sa mga subject at nagpaka-busy na lamang ako sa pag-Facebook. May mga nag-add sa akin pero isa lang ang inaccept ko, si Mark. Nag-message kasi siya sa akin ng hi. May itsura siya, Papa Dudut, at sa tansya ko ay mas matanda siya sa akin. Naging magkaibigan naman kami ni Mark, mabait naman siya at enjoy kausap.
Nagpalitan kami ng number at madalas ay nagkaka-text na kami. Last semester na namin noon, Papa Dudut, nalaman kong hihinto daw si Bridget sa pag-aaral, kaya't napagpasyahan ko na din na huminto na lamang sa pag-aaral at maghanap na lang muna ng pagkakakitaan. Nung una, isa akong quality assistant sa isang factory. 17 pa lamang ako noon, kaya para lang makapasok ay dinaya ko ang edad ko. Nang matapos ang kontrata ko ay nag-apply naman ako bilang salesman. Malapit lang din sa amin, nang minsang pumasok ako ay napadaan sa store na pinagtatrabahuhan ko si Bridget. Malaki ng pinagbago niya, lalo siyang gumanda. Bumalik na naman ang nararamdaman ko sa kanya. Pero hindi tulad ng dati. Hindi ka na pala pumasok, sabi niya sa akin. Alam mo, Bridget, sa totoo lang, kaya naman ako huminto kasi huminto ka din. Hala? Dahil sa akin, kaya ka tumigil? Tanong niya sa akin. Oo, ganun na nga dahil sa'yo. Mag-aaral na ulit ako this year. Ikaw ba, mag-aaral ka na rin ba? Tanong niya sa akin. Sa tingin ko, hindi na. May trabaho na ako eh. Alam ko, Papa Dudut, na iba pa rin kapag may pinag-aralan. Pero kasi kumikita na ako, kaya mas pinili ko ang magtrabaho na lamang. Nang matapos ang kontrata ay nalinya naman ako sa real estate na bagay naman na ikinakatuwa ko. Nagagamit ko kasi ang pagkadaldal ko. Pero dito ko pa rin pala malalaman kung sino at ano ba talaga ako. Karamihan sa mga ka-team ko ay bisexual. Wala naman sa akin yon dahil mas gusto ko silang kasama dahil kalog sila. May makita lang na pogi ay tila ba tumitigil ang mundo nila. Nakakatawa man, Papa Dudut, ay kung minsan ay napapagaya na ako sa kanila. Nadidistract ako kapag may poging dumadaan sa harapan ko at bibigyan ko ng flyers. Minsan nga ay nagtataka na ako sa sarili ko kung lalaki ba talaga ako. Isang araw, day off ko noon, at na-invite akong umattend na ninong sa isa sa mga kabarkada ko. Nagpunta naman ako noon, gabi na noon nang magsimula ang inuman. Maraming bisita at isa na doon si Sir Marky na professor sa school namin. Bakla siya, Papa Dudut. In-invite din siya ng mga barkada ko dahil naging professor niya ito. Nasa 25 or 27 ang edad niya sa tansya ko. Kumakanta ako noon, Papa Dudut, nang mahuli ko siyang nakatitig sa akin. Bago ako umuwi ay hiningi niya ang number ko at ibinigay ko naman. Matagal din kaming nagka-text noon, Papa Dudut, at minsan nga ay inaya niya ako mag-inom sa bahay niya at pumayag naman ako. Hindi naman siya nakakailang nakasama dahil joker din siya. Dalawa lang kami sa bahay niya noon. Tumalab na ang alak sa aking katawan, nahihilo na ako noon kaya't nahiga na ako sa kwarto niya. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay may nangyari sa amin. Minsan nga ay kilala ko ang boyfriend niyang si Baldwin, may itsura din ang BF ni Sir. Minsan nga ay nagte-text sa akin si Baldwin na nag-aaway din sila ni Sir. Ako naman ay nakaalalay lang sa kanila. Mabait naman si Baldwin, Papa Dudut. 5 months na raw sila ni Sir. Hindi ko alam kung ano ang pinagawayan nila ni Sir, pero nakuha ko pa ding landiin si Baldwin. Iwanan mo na yan, tayo na lang, ang biro ko naman. Nung una ay pinakikiramdaman niya lang ako, pero nang tumagal ay nahulog na rin ang loob niya sa akin. At naging kami nga ni Baldwin. Ang sabi ko sa kanya, huwag mong sasabihin kay Sir na tayo na. Kung hindi ay mananagot ako sa kanya. Umabot din kami ng isang buwan at kung minsan pag day off ko ay sa kanila ako umuwi. Hindi ko ipagkakailan na may nangyari na sa amin ni Baldwin. Mahal na mahal niya ako, Papa Dudut, pero ako ay playing safe lang. Hindi ko naman talaga sineseryoso yung mga ganong bagay. Bata pa ako, nag-i-enjoy lamang ako. Pero ang pananaw kong yon ay nagbago nang makilala ko si Sonic. Sa mga mall kasi ako na-assign para maghanap ng client. Madalas ay sa Cubao. Doon ako naka-duty at sa dami ng mga taong nabibigyan ko ng flyers ay hindi ko na matandaan ang mga mukha nila. Isang araw, Papa Dudut, ay maaga akong pumasok kahit mga 9:30 ang cut-off namin. Tumambay muna ako sa isang convenience store dito sa Aurora Boulevard. Naupo muna ako noon habang pina-follow up ang mga kliyente ko na may mag-text sa akin na unregistered number.
Ganito ang nilalaman ng text. Good morning, here at 7-11 Cubao. Nireplyan ko siya kung sino po ito. Sonic ang pangalan ko. Nakuha ko ang number mo sa isang flyers na ipinamigay mo. Sir, bibili po ba kayo ng unit? Kung hindi naman po ay huwag na kayong mag-text dito. Yan ang naging sagot ko. Ang sungit mo naman? Kumain ka na ba? Kumain ka muna kaya? Nagulat ako sa mga text niya. Lumingon-lingon ako sa paligid nang lumipat sa akin ang isang lalaki at hindi siya katangkaran. Maputi ito at napakaganda ng pilik mata. Hi Kaiser, tama ba? Tanong niya sa akin at napakaganda ng aura niya, Papa Dudut. Kahit na hindi ko siya kilala ay gumaan ang loob ko sa kanya. Sonic nga pala, sabay abot niya ng kanyang kamay. Nag-shake hands kami at nagtataka ako kung paano niya ako nakilala. Teka, paano mo ako nakilala? Na ako si Kaiser. Noon ay may kinuha siya sa bag niya at nilabas ang flyers ko doon. Nandun din ang number mo at email mo. Madalas din kitang makita sa gateway. Swerte nga at dito ka nakatambay. Naa-amaze ako sa mga sinasabi niya. Madaldal ako, Papa Dudut, pero mas madaldal siya. Nga pala eto, sabayan mo ako mag-almusal. Dito ka din ba kumakain ng almusal? Madalas dito pero pag inaabot na ako ng tanghali, nang gising, sa karinder niya na ang bagsak ko. Saan ka ba dito sa Cubao? Tanong ko naman sa kanya. Naka-check-in lang ako ng 1 month sa hotel dyan sa kabilang kanto. Napaisip ako kung mayaman ba to o mayabang lang talaga. Pero hinayaan ko lang siya. Taga Mindoro talaga ako. Nag-i-stay lang ako dito. May mga inaasikaso lang kasi ako. Habang kumakain kami ay hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Napakaamo ng mukha niya, Papa Dudut, at hindi ako nahihiya sa kanya. Para lang kaming childhood friends. At dahil sa Cubao naman ako lagi naka-duty, ay madalas din kaming magkita ni Sonic. Tinatanong niya ako minsan kung ano ang sex preference ko. Matagal ako bago nakasagot at napaisip ako kung ano nga ba, Papa Dudut, ang tamang isagot ko sa kanya. Na-attract din kasi ako sa mga lalaki, pero na-attract din ako sa mga babae. Tumawa siya ng malakas. Huwag ka nang mahiya, okay lang sa akin, kahit bisexual ka. Basta hindi ka halata. Nagulat ako sa mga sinabi niyang bisexual. Siguro nga ay tama siya na yon ang sex preference ko. Na-attract ako sa mga lalaki at ganun din sa mga babae. Ako din tol, bisexual. Nagtaka ako sa kanya. Bisexual daw siya pero wala kang kabakas-bakas na bisexual. Para lang din siyang lalaki kung kumilos at gumalaw at kahit pumorma. Isang buwan na ganun lang ang gawain namin na mamasyal sa buong Cubao. Madalas din kaming sabay kumain kapag lunch, kapag break time ko. Hindi ko din alam kung ano ang status namin ni Sonic noon. Sinasabihan niya ako ng I love you at ganun din ako sa kanya. Tuwing papasok ako ng maaga ay sa 7-11 kaagad ang diretso ko. Ihintayin ko siya doon at sabay kami mag-aalmusal. May isang gabi, Papa Dudut, ay 4 days ang day off ko. Ay tinext niya ako na pumunta ka dito sa Cubao. Namimiss na kita. Sabi ko ay bukas na lang at gabi na. Nagalit pa siya noon, Papa Dudut. Bakit pa daw bukas eh wala naman daw akong pasok. Kahit alas 6 na ng gabi noon ay nagpunta ako ng Cubao. Doon kami nagkita at masaya siya kapag kasama niya ako. At ramdam ko yon, ganon din naman ako sa kanya. Doon ko lang naramdaman ng ganito. Masarap pala sa feeling na may nagmamahal sa iyo at totoo. Kahit wala kaming commitment, namasyal lang kami, Papa Dudut, at maya-maya ay inaya na niya akong mag-hotel. Nagulat ako, Papa Dudut, sa sinabi niya. Ayoko, sagot ko sa kanya. Bakit naman? Tanong niya. Kasi pareho tayong lalaki tapos papasok tayo ng hotel. Baka kung anong isipin nila. At saka first time kong pumasok ng hotel. Bakit mo ba iniisip yung ibang tao? Wala naman silang pakialam. Napaisip ako, Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya, bakit hindi na lang doon sa hotel kung saan siya nag-check-in. Ayaw niya raw doon, Papa Dudut, dahil kilala na siya ng mga empleyado doon. Sa huli ay napilit niya akong pumasok sa isang hotel sa Cubao.
Nung una, nahihiya talaga ako. Nakayuko lang ako noon nang makapasok na kami ay umupo siya at binuksan yung aircon at TV. May kung anong kaba sa dibdib ko. First time ko talaga kasi na mag-hotel na kasama ay lalaki. Maliligo na ako, sasabay ka? Tanong niya sa akin. Napalunok ako noon, Papa Dudut, at hindi makatingin sa kanya. Hindi na, naligo naman ako kanina eh. Okay, take your time. Yun na lang ang naging sagot ko sa kanya. Habang nasa loob siya ng CR ay humiga ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, though hindi naman ito ang first time ko na may makasex na lalaki. Iba pa rin pala kapag taong mahal mo. May nararamdaman akong palabas na siya ng CR at ipinatong ko ang kumot sa mga mata ko. Baka kasi lumabas siyang nakahubad ay hindi ko kayanin. Tulog ka na? Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot, Papa Dudut. Naramdaman kong tatanggalin niya ang kumot sa mukha ko ay pumikit na lamang ako. Bakit ka ba nakapikit? Hindi naman ako nakahubad eh. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at tama nga, nakasuot pa din siya ng damit. Nagkwentuhan lang muna kami, Papa Dudut. Maya-maya ay pinatay na niya ang ilaw at tanging liwanag na lang galing sa TV ang nagsisilbing liwanag sa buong kwarto. Ngayong gabi, sayong-sayo ang katawang ko, sambit niya. Unti-unting gumalaw ang mga katawan namin. Hinalikan niya ako, Papa Dudut, at ramdam ko ang pananabik niyang yon na halos malunod ako sa halik niya. Tinapos ako ng hininga. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay may nangyari nga sa amin ni Sonic. Sobrang nag-enjoy ako sa kanya. Alas 12 na ako nakauwi noon at hindi naman ako kaagad nakatulog dahil magka-text pa kami. Napakasaya ko talaga at nakilala ko si Sonic. Siya ang dahilan kung bakit araw-araw kong pumapasok ng trabaho dahil alam kong magkikita kami. Kinabukasan, ag-open ako ng Facebook at binisita ko ang Facebook ni Sonic. Mangiyak-ngiyak ako sa mga nabasa ko. Sabado noon, Papa Dudut, at Linggo na ay last day na niya sa Maynila. Lunes daw ay babalik na siya ng Mindoro. Agad ko siyang tinext. Uuwi ka na pala sa Mindoro? Hindi ka man lang nagsasabi? Sasabihan ko naman ikaw eh, naunahan mo lang ako. Yan ang reply niya. Babalik ka pa ba dito? Tanong ko. Hindi niya sinagot ang huling tanong ko, kaya tinawagan ko siya. Nakailang tawag ako pero hindi siya sumasagot. Magkita tayo sa 7-Eleven bago ka umalis sa Lunes. Papa Dudut, aalis na siya kaya naman maaga akong pumasok at tumabay sa 7-Eleven. Nag-text ako sa kanya, nahihintayin ko siya hanggang 10 a.m. dahil may duty pa ako. Pero hindi siya nagre-reply. Alas 9 na noon at wala pa din siya. Hanggang mag-alas 10 na noon ay walang Sonic na dumating. Naisipan kong mag-Facebook, baka sakaling naka-open siya. Nag-post siya ng status, kaso ay naka-offline na siya. Off to Mindoro. Naglakad na ako papunta sa office namin at wala din namang kwenta ang paghihintay ko dahil nakaalis na siya. Ang daming tanong sa isipan ko. Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Ano ang dahilan kung bakit siya aalis or kung babalik pa ba siya? Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko noon, panay ang text ko sa kanya. Pero hindi siya nagre-reply. Hanggang sa umuwi ako habang naglalakad ako sa kubaw, ay hanggat maaari ay nakayuko lang ako. Ayoko makita ang lalakaran ko. Ayaw ko kasing maalala si Sonic, lalo na sa mga lugar na madalas naming puntahan sa kubaw. Matapos noon ay 3 araw akong hindi pumasok sa trabaho. Nagpakalasing ako, Papa Dudut, at hindi ko din kasi siya makontakt sa text. Samantala, nagtext naman sa akin ang manager ko. Itinatanong kung may balak pa daw akong pumasok. Kahit ayoko sanang pumasok dahil ayoko na rin makita ang kubaw ay pinilit ko pa ding pumasok. Bahala na kung hindi ako makapag-concentrate, Papa Dudut. Hanggang sa ngayon, bago ko pumasok sa office ay tumatambay pa rin ako sa 7-Eleven. Nagbabaka sakali na dumating siya. At sabay mag-almusal dito, unti-unti ko na rin natatanggap na wala na talaga siya. Para sa akin, ngayon ang kubaw ay isang napakahalagang lugar sa buhay ko. Hinding-hindi ko makakalimutan yung taong nagpapaalala sa akin sa tuwing nagpupunta ako dito.
Maski mapadaan lang ako ay bumabalik yung mga masasayang sandali na kasama ko siya. Napapaluha na lamang ako kung minsan. Totoo nga papadudot na ang tao ay nagbabago hindi lang sa pisikal, kundi ang puso mong handang umibig. Love has no gender, ika nga nila. Sana'y nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga tagapakinig mo. Lubos na gumagalang, Kaiser. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.